Guys, welcome back sa ating channel. For today's video ay alam ko po marami sa inyo ang makaka-relate dito sa ating magiging topic for today. Dahil madami na sa inyo na may mga halaman na, andyan na yung halaman natin. Pero yung halaman natin, kahit ano pong pag-aalaga natin, kahit anong gawang pag-maintain natin, dumadating talaga sila na sila ay medyo pumapangit na, aminin po natin yon. Ako talaga ganun ang mga halaman ko. Kasi ang isa pong reason na nakikita ko ay dahil umiidad na yung ating mga halaman. Habang nag-iikot-ikot ako sa aking garden or sa ating garden ay nakita ko yung iba kong mga halaman dito na medyo talagang maedad na. Kahit anong bigay ko sa kanila ng fertilizer ay hindi pa rin sila talaga gumaganda. And yun guys, ngayon ang ituturo ko sa inyo kung anong dapat gawin dun sa mga halaman na kagaya no na talagang umidad na. Pupuntahan natin ngayon yung ating syngonium na eto, ang ganda nito dati. Mag-i-insert ako ng pic nito dati. Itong ating syngonium na strawberry eyes. Ito, napapagkamala ng iba or parang sinasabi ng iba na galaxy eyes. Pero iisa lang daw po ito. Hindi ko lang po sure kung ganun nga. Pero yung pag nababrowse ko kasi yung sa galaxy eyes, parang same lang siya nitong ating syngonium na strawberry eyes. Mas una ko ting etong nakilala na syngonium strawberry eyes. Pupuntahan natin guys, wait lang. And dito nga sa portion na to ay andito yung ating madaming mga syngonium. Pero yung iba nating syngonium ay na ika nga ay na-propagate na natin, napaganda na ulit natin. And itong ating syngonium na strawberry eyes, yan, look. Yan, dati sobrang yabong nito. As in, talaga ang yabong-yabong yan dito. Punong-puno siya ng dahon, pero yan, umangat na siya ng kaganyan. And nga pala po, itong ating strawberry eyes, isa ito sa varieties ng syngonium na self-heading. Meron pa akong isa nito, pupuntahan natin. Pero ngayon, ito muna ating kukunin na to. Yan. Lagay natin dyan. And then, pupuntahan naman natin yung ating isa pa. Andito naman. Ito, mas malago ito. Yan. Mas maganda ito, pero ganun na din. Nag-leggy na din siya. Napabayaan ko na din. Yan. Ganito guys, ang itsura ng ating syngonium na strawberry eyes. Yan guys. Ito, may ma-pink dyan, lalo po pag ito ay talaga ang ganda ng variegation. Ma-pink yung kanyang mga dahon. Yan. Light pink to dark pink. And then, yun nga, may mga green-green. Tapos may mga veins na parang pink din siya. Yan. Sobrang sensitive lang po ito. Kagaya ng ibang may variegation, talagang mabilis masunog yung portion na may variegation siya. Ang bilis po niyang masunog. Yan, kaya ingat po din tayo, kahit pasabihin itong ating mga syngonium ay gusto nila yung talagang nauulanan siya, direktang nauulanan, pero wag nyo siyang direktang patatamaan ng sikat ng araw. So, kailangan doon pa rin siya nakalagay sa may net or doon sa kakanlungan pa rin siya ng direktang init ng araw. Itong isang to, medyo bata po ito or medyo mas maedad yung una kong kinuha doon. Ito medyo bata pa ito. Ang problema ko nga lang dito, napabayaan ko din siya dyan. And yan, nasa seedling bag pa lang nga siya ay lumago na ng ganyang kalago. Yan talaga, yung may mga variegation niya, kung mapapansin nyo, yan. Yung may mga variegation niya, yun yung unang nasusunog. Yan, kunin na din natin ito. Yan. Umano na ang loop, ang ugat niya. Dumirekta na sa lupa yung ugat niya, guys. Hindi na natin nabunot 'yun. Nag-ugat na siya diyan. Nasira na yung kanyang seedling bag. Nanggalin na din natin sa seedling bag. And dadalhin natin dito. And nag-ready ako dyan ng mga pot natin na gagamitin. Yan. Tatlong pot po yan na iba't ibang sukat. Mga ni-recycle ko na lang din yan.
dyan natin siya ipopropagate. Nag-ready din po tayo ng ating potting mix na gagamitin dito sa ating syngonium na strawberry ice. Itong ating rice hull, carbonized rice hull, at saka garden soil. Ito po ay yung bulok na ipa, sunog na ipa, at saka yung ating regular lang na garden soil. And syempre ang gagamitin talaga natin dito is yung gunting. Kasi isa nga sa way na paano natin ma-encourage sila na magkaroon ulit ng growth ay yung sa pruning natin. Or at yun din nga ang pagpo-propagate. So ito, ikakat na lang natin dito. Ikakat natin dito sa portion na to. Yan. Kinat na lang natin to, and then ito ay hayaan na lang natin dyan. Ay, yung iba ang ginagawa, itinatapon to. Nanghihinayang naman ako at saka umaasa pa rin ako na magkakaroon siya ng mga sibul-sibul dyan sa gilid-gilid. So hayaan na lang natin ito dito. So ito na, yon. Makikita nyo na lang to na talagang gumaganda na siya, and then mas magpuproduce siya ng madaming dahon compared doon sa kung siya ay naka-attach pa din doon sa kanyang pinaka-mother plant. Kasi sobrang maedad na yun, guys, kaya kailangan na talaga nating ipropagate. Ang next naman nga natin ay ito, yan. Etong ating mga syngonium na strawberry ice, hindi nito kailangan ng mga pole para sila ay may paggapangan. Kasi ito nga, kagaya na na-mention ko na naman kanina, mga self-heading itong ating mga syngonium na strawberry ice. Mas okay sa kanila na ma-overwater kaysa matuyo yung kanilang mga potting mix. Ganun din, ikat din natin siya. Itong pinakamataas, ikat natin. Yan. Ngayon po ay hapon na, guys, kasi kaninang umaga ay may ginawa pa kaming nag-asawa. Nagtanim-tanim din po kami kaninang umaga, kaya hinapon po ako ng pag-vlog ng ating tungkol naman sa ating mga ornamental plants. And nga pala po, guys, kung mapapansin nyo yung ating vlog, hindi na lang siya concentrate sa ornamental na mga halaman. Vlog na rin po ako, nagpipicture na din po ako ng mga prutas, gulay. Nagtatanim-tanim na din po kami dito. And yun nga, ang isa din ay yung nagbablog na din po ako about nung sa mga lakad naman naming pamilya. Kaya sana po ay samahan nyo pa rin ako doon sa mga videos na aking mga pinopost. Yan, ito yung ating second na itatanim. So, dalawa na sila. Yan. Talaga, ito lang, sobrang sensitive talaga nitong syngonium natin na strawberry ice. Yung variegation niya dyan, talagang siyang unang tinatamaan. Yan. Yan, oh. And then, ito, kuha tayo din ng isang medyo maliit. Yan. Itong portion na to, kunin din natin. Yan, kahit pala walang gunting, pwede. Yan. Ang ganda nito, oh. Ang ganda. Kita nyo yung ating syngonium na pink splash? Na-encourage yung growth niya na talagang bumalik yung variegation niya na pink na pink. So, ito din. Hopefully, ganun din ang mangyari. And then, ito. Ibabalik ko na lang ito, guys, sa aking another seedling bag. Kasi sayang naman. Nanghihinayang ako, oh. Sobrang mga matured na din talaga look. Sobrang matured na ng stem nito. Kaya talagang kailangan na natin siyang i-prune or i-propagate. So, tatlo lang muna ang ating ilalagay sa ating paso. Kasi tatlo lang yung na-ready ko. Ang fertilizer po na ginagamit ko dito sa ating syngonium na strawberry ice ay yung ating slow release na osmocote. Pwede din yung ating mga cow manure or yung ating mga manure. Ang available po lagi dito sa amin yung pupo ng baka. So, yun lang po ang ginagamit ko dito.
ilagay natin dito yung ating pinakamalago. Ayan. And then, i-press nyo lang. Make sure lagi na i-press nyo ng kaunti yung inyong lupa para humakab yung lupa dun sa mga roots. Kaya lagi nyo i-press. Then, dagdagan natin ng kaunti pa na soil. And then, yan na siya. Yan ang ating unang na-propagate. Sadya talaga guys na dumadating sa ang mga plants natin ay nag-iidadan. Talagang no choice po tayo. Kukuha pa ako ng lupa, kakunti pala yung nailagay ko dito. Kukuha lang ako ng lupa pa. So, lagi naman po akong may ready na na potting mix natin na ito. Kasi ito naman lagi nga yung aking ginagamit. Itong maliit, dito natin siya itanim. Yan. Ang gaganda na ng aerial roots niya. Oh. Dito natin ilagay. And then, tabunan lang natin ng lupa. Gawin nyo din ito guys sa inyong mga halaman na hindi lang po dito sa ating mga singgonyong. Pero syempre, iba-ibang halaman may iba-ibang way ng propagation. Press nyo lang din after. Then, ang next naman natin ay yung medyo malaki din. Yan. Ito. Make sure lang po yung inyong mga pot ay lagi may butas sa ilalim. Ayan. So, yun na siya. Yan. So, mapapansin nyo ito na talagang mas magiging visible yung kanyang pink na mga dahon. Yan, tagilid ang ating camera. Yan. So, mapapansin nyo na mas magiging visible na sa kanila yung pink. Kasi, ando na. Visible na yung mga new leaf. Tsaka yung mga ano niya dyan. Gaganda na po ang suloy nito. Bibigyan ko kayo ng update dito sa ating na-propagate na ating mga singgonium na strawberry. Ay, strawberry. So, yun. Alam ko naman nga na ang dami nyo na pong halaman dyan. Ang iniisip na lang natin is kung paano nga i-maintain yung kanilang itsura, yung ganda nila. And yun nga, itong shinare ko sa inyo ay isa sa way kung paano natin ma-maintain or magkaroon ulit or ma-encourage ulit ng panibagong growth yung ating mga halaman na medyo matagal na sa atin. So, dito ko na guys end ang aking video. Sana po ay may natutunan kayo and sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pakihit na din guys ng notification bell dyan sa baba para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Thank you and bye! Bye po!